Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage na pag-uusapan ngayon o tutunghayan ay hango po ito sa Ebanghelyo ni San Juan in the Gospel of John chapter 10 verse 11 hanggang 18. Si Jesus ang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol, sa verse 11, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag dumarating na ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay siya'y hindi pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang. At walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawa na may isang pastol. Dahil dito'y minahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kung sa ako itong ibinigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Purihin po ang pagkakabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang ating po topic ay tawagin po natin itong Jesus the Good Shepherd o ang mabuting pastol na si Jesus. So, ang ating pong pagpapasimula po dito, in this passage, Jesus speaks figuratively. Metaphorical approach ang kanyang ginamit. Ano po ba yung metaphorical approach? Ano po ba yung metaphor? No, ito po ay isa sa mga figure of speech that describes an object or action in a way of making comparison. Sa Tagalog nga po, ang metapora daw po ay isang malikhain na paraan ng pagsasalarawan o pag-uugnay ng dalawang bagay na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan. Ang tanong natin dito, no, kasi hinalintulad ang atin pong Panginoon ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol, no? At ang mga tao naman na inihalintulad sa mga tupa. Yung tupa at ang pastol. Panahon po ng ating Panginoon, ito po ay madali para sa kanilang maintindihan. Ang tanong po ay, until this 21st century, no? Sa panahon po natin ngayon, is it applicable at this 21st century, sa panahon po natin ngayon, napapanahon pa rin po ba na gamitin yung paghahalintulad o pagkukumpara ng Panginoon bilang isang mabuting pastol at sa mga tao naman bilang isang tupa? At ang sa tingin ko po, no, yes, we all long for a shepherd. Kasi lahat po tayo nangangailangan ng pastol. We need someone who will lead us, no? Kailangan natin ng magpo-protect sa atin at someone who will guide us. So we are compared to a sheep gone astray. Pinapakilala po dito na tayo ay katulad ng isang tupa o ng mga tupa na nangawala, no? The world needs a shepherd. Pag tayo po ay mag-observe, meron po tayong mga napapanood ng mga pelikula gaya po ng probinsyano o ng iba't ibang mga heroic na movie. Bakit gustong-gustong ito ng mga tao? Bakit parang ito yung patok sa mga tao? Because people are looking for someone who will depend for them. Kasi napaka-weak kasi talaga ng isang tupa, no? Kagaya po ng isang tao, napaka-weak natin without any guide, without any leaders, kapag wala pong maggagabay sa atin, ay madali po talaga tayong makatatamo ng kabiguan, no? Kaya, let's go over to the teaching and lesson ng atin pong passage, no? Dito sa atin pong teaching lesson, number one natin is that in verse 11, Jesus says, I am the good shepherd.
So Jesus is our good shepherd. Ang Panginoong Jesus ang siyang ating mabuting pastol. At para maunawaan natin ang verse na ito, we need to consider the context. And let's go back to the previous verse. Ano po ba ang previous verse ng John chapter 10 verse 11? Of course, walang iba kundi ang John chapter 10 verse 10. So pagbabalikan natin yung John chapter 10 verse 10 na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. Pansinin niyo po, gumamit po dito ang John chapter 10 verse 10 ng isang paglalarawan na naparito lamang ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak, referring to the enemy of the sheep, no, yung kalaban ng mga tupa, na tayong mga tupa o ang mga tupa ng Diyos ay wala po talagang kalaban-laban without the good shepherd na magtatanggol at magdidepend sa kanila. So pansinin po natin na gumamit ito ng naparito lamang ang magnanakaw, no? At nung panahon po kasi ng Panginoon, no, yung mga tupa ay nadalasang ninanakaw din po 'yan, ano? Ninanakaw at minsan ang isa sa mga layunin ay kamkamin, no? Patayin at wasakin. So pero ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. Ang John chapter 10 verse 10a, pagtitingnan mo sa isang larawan, makikita mo yung tupa. If you're going to imagine, makikita mo yung tupa, meron siyang kaaway na hindi nagnanais ng kaginhawahan, no, ng mga tupa. Handang nakawin, patayin, at wasakin, maging ang atin pong mga buhay. Subalit, pagdating ng letter B, John chapter 10 verse 10b, here comes the good shepherd. Jesus came to give life and make it more abundantly. So, naparito yung mabuting pastol, naparito ang ating Panginoon upang ang mga tupa ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Sabi nga po ng isang kaibigan kong mangangaral din, sabi niya, hindi lang daw po kasya-kasya, kundi kasiyasya talaga, no? So, kaya pag pasok ng John chapter 10 verse 11, doon na sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Tandaan natin, merong isang passage sa Bible na ayaw ng Panginoon magpatawag ng mabuti, no? Ayaw niya magpatawag ng mabuti sapagkat sabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So, pansinin natin dito, sa verse 11, binabanggit na niya that I am the good shepherd. Ako yung mabuting pastol. So, nagpapatunay na ang atin pong Panginoon ay ang siyang pastol ng atin pong mga buhay. Walang iba kundi ang Panginoon, no? Proof and its characteristic ng isang mabuting pastol ay ang sabi diyan, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yung good shepherd daw, sabi diyan, Jesus as a good shepherd laid down his life for the sheep, pointing to his death on the cross. Ang pinapakita po dito ay kung paano siyang mag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, no? At sa verse 12 to 13, pinakita niya po yung mga upahan at yung mga bayaran which refer to the religious leaders, no? Referring to the religious leaders na nagki-cater ng kanilang mga spiritual life. And yet, ang gustong sabihin dito ng Panginoon, yung mga upahan at mga bayaran, pag dumating daw po yung asong gubat, no, ay nagtatakbuhan sapagkat wala silang concern, no, dito po mga religious leaders doesn't care for the sheep, wala silang pakialam kasi sila po ay mga bayaran lamang, no, upahan. Ngayon, if we're going back to the context clue, yung John chapter 9, no, pagbabalik ulit tayo sa isa pang context clue natin dito, yung John chapter 9, meron kasi diyang pinagaling si Jesus na bulag mula pa ng ipanganak. No, ang maganda dito sa passage na to ng John chapter 9, no, ay dito sa passage ng John chapter 9, maraming lesson. Like, kagaya nung tanong ng mga alagad na sino ba ang nagkasala? Yung kanyang ina o yung kanyang mga magulang o yung taong ito? Pero pinakita ng Panginoon, sabi ng Lord sa kanila, hindi nagkasala yung kanilang mga magulang o yung taong yan, kundi
nangyari ang mga bagay na ito upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. So, magandang lesson po sa atin yon na huwag tayo maging judgmental, na parang kapag ang tao merong dinadanas na isang malubhang karamdaman o isang sitwasyon sa buhay, eh ang pag-aakala natin pinarurusahan na siya ng Diyos. Hindi ganoon. Dahan-dahan tayo sa paghusga, sapagkat in the first place, hindi po tayo mga hukom. Tayo po ay mga mangangaral, tagapaghayag ng salita ng Diyos, at hindi po tayo mga husgado. Anyway, sa dyan sa chapter 9 verse 35, yung bulag itiniwalag ng mga Pariseo. Tandaan niyo po ito, ha. What happened dyan sa John chapter 9 verse 35, yung bulag itiniwalag ng mga Pariseo. Pero sa kabila ng katotohanan na itong taong ito ay bulag ng mula pa ng isilang at wala siyang kakayahan para makasurvive. And yet, nung siya po ay pinagaling ng ating Panginoon, ang mga religious leaders ay hindi natuwa sa nangyari. Kasi parang sa tagal-tagal nga ba naman ng panahon hindi nila napagaling yung may karamdaman na ito. Pero ang Panginoon, pinagaling niya. So, hindi natin malaman kung ano talaga yung malalim na motibo. Pero pwede tayong magkaroon ng idea na pwedeng sa salitang kanto parang sapaw sa kanilang ministry, no, na biglang pinagaling ng ating Panginoon. And yet, kung tutuusin, ano, wala naman talagang sapaw sa paglilingkod. Dapat nga thankful tayo na mayroong mga mga anointed, mas mga magagaling, mas masisipag na ipinapadala ang Panginoon sa kasama natin sa ministry. So, huwag tayong selos ng selos sa mga nabiyayaan ng nakahihigit sa ating mga kakayahan. Sapagkat at the end of the day, ang Diyos naman ay hindi interesado, no? Kung ano yung kaloob na meron ka. Ang interes ng Panginoon, paano ba natin ginamit yung mga kaloob na meron tayo? Kaya sa verse 14 hanggang 15, Jesus the Good Shepherd, sabi niya, "The Father knows me and I know him. Kilala ko ang aking ama at kilala rin niya ako." No? Pero binigyan niya ng comparison, nagbigay na naman ng comparison ng Panginoon na si Jesus ay kilala niya ang mga tupa, ganun din ang mga tupa, kilala siya. No? Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inulit na naman niya yung reminders na ang ating pong Panginoon ay mag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. No? At ito po yung kanyang tinutukoy. Pero ito ang surprising, mga kapatid, no? Very surprising at maganda malaman mo ito. Sa verse 16, sabi ng Panginoon, no? Jesus has sheep that is not in the sheepfold. Meron daw mga tupa na wala pa dun sa kawan niya. At kailangan niya ring hanapin. So, Jesus referring to the lost sheep, no? Mga tupang nawawala at tupang nagwawala. And his desire is to bring them back. No, ang kanyang hangarin ay maibalik yung mga tupang nangawala, tupang nangaligaw. Ngayon, sabihin natin ng Panginoon ay umakyat na sa langit, no? Let's say ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. At alam natin na iniwan niya yung misyon. Kaya nga binigyan niya tayo ng tinatawag nating commissioning. Kinomission niya yung mga alagad to go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So, makikita po natin dito na mayroong misyon na iniwan po ang ating Panginoon para sa mga tupa na wala pa sa kawan. So, ang dami pong tupa na wala pa talaga sa kawan at nangangailangan sila ng pastol, nangangailangan sila ng gabay, ng patnubay, ng leaders ng kanilang mga buhay. So, naghahanap po sila, mga kapatid. Ibinigay sa atin yan ng Panginoon, yung tungkulin na yan. So, para hindi magulo, huwag na natin galawin yung mga tupa na nasa loob na ng kawan. Ang gawin natin, yung mga wala sa kawan, ay ipasok natin sa kawan ng Panginoon. So, bakit? Sapagkat ito yung desire ng atin pong mabuting pastol. The Good Shepherd's desire is to bring them back to the sheepfold. Sabi nga ni Jesus, they will listen to my voice, no? Makikinig sila sa aking tinig. Yung restoration of the lost is the mission of Jesus.
Kung ang misyon ng Panginoon ay ibalik yung mga nangawala, ganun din po ang misyon ng mga alagad ng Panginoon, to bring back the lost. Kaya tayo ay commission, sabi ko sa inyo kanina, sa Matthew 28, go ye therefore and make disciples of all nations. But how? How these people will listen to His voice? Binanggit niya sa 17 verse 17 hanggang 18, binanggit niya muli ang pagmamahal ng Ama. And He is talking about the intimacy of the relationship. Same with the sheep. No? Paano makikinig ang mga tupa na ito? It connotes with the word intimacy. Kailangan makita natin na yung mga tupa na ito, pag naturuan mo sila ng katotohanan ng salita ng Diyos, they will have intimacy with the Creator, sa atin pong Panginoon, na walang iba kundi ang ating mabuting pastol. So, going back, ang lesson natin dito ngayon is yung a self-sacrifice for others regardless of their background. Kasi hindi pwede nating tingnan dito na hindi ka namin kalahi, hindi ka namin kauri, hindi ka namin karelihiyon. So, hindi sa'yo pwede ang mabuting balita. Hindi po. No? Sapagkat yan ang purpose ng Panginoon, yung self-sacrifice for others regardless of their background. Parang tayo, ikaw at ako, sino ka man, ano man ang iyong kahapon, ngayon at bukas. No? Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong pagkatao, ano man ang iyong kulay, hindi yan ang mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. So, the goodness of good shepherd comes at the cost. Yung kabutihan po ng mabuting pastol ay hindi po nangyari ng walang halaga. Meron po yung halaga, at ang halaga na yan ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay. At hindi siya papayag na kahit, sabi nga ni Haring David, naalala ko po yung statement ni Haring David nung gusto niyang labanan yung si Goliath na isang Pilisteo. Hindi siya pinapayagan lumaban sapagkat ang sabi sa kanya, may gatas pa ang iyong labi. Pero sinabi ni David na ganito ang kanyang statement. Sabi niya, kapag ang aking tupa ay sinakmal ng mga leon, no? Ang ginagawa daw po niya ay binubuka niya yung panga ng leon at kinukuha niya yung kanyang tupa. No, dahil ganun na lang yung kanyang passion for the lost. Iaalay niya yung kanyang buhay. Alang-alang dun sa tupa na sakmal-sakmal ng leon. So, ganyan ang mabuting pastol ng ating pong buhay. Walang iba kundi ating Panginoon. Na yung mga tupa, kapag merong sugat, ginagamot niya. Kapag may pilay, kanyang hinihilot. At higit sa lahat, mga kapatid, kapag ito ay nasa bibig ng kaaway, ay bubukahin niya yung bibig ng kaaway para iligtas yung kanyang mga tupa. Purihin ang Diyos at nawa sa atin pong maikling refleksyon at pag-i-evaluate ng mga talata, nawa makatulong po ito sa ating mga paghayo. Pagpalain nawa po kayo ng Diyos at samahan tayo sa atin pong mga paglalakbay sa atin pong buhay pananampalataya. Salamat po, hanggang sa muli, ito pong inyong kaibigan, kapatid, Kuya Bong.